Hi, welcome ulit sa Max Works and Hobbies. So this time, CRT TV na naman tayo, no? Yung sharp na blue diamond. Slim type ito ng CRT. So pinaka-trouble, mga complain ng may-ari, mga 30 to 1 hour minsan bago siya namamatay. So mahirap kasi maghihintay ka na matagal bago lumabas yung pinaka-sintomas, no? So sa video ito, ipapakita ko kung paano ang pinaka short, pinaka mabilis, no, na solusyon na kahit beginners ka, kaya nating matanggal yung ganitong trouble, no, na nagsishutdown yung set mga 30 to 1 hour. So sinubukan ko ito, ganun din ang nangyari, mga 30 minutes bago siya namatay, no. Hindi ko lang nahuli, nakuhanan ng video. Pero ito yung pinaka-sintomas niya. So ipapakita ko na lang yung pinaka-solusyon, no? Pinaka-solusyon ng trouble na ito. Yung mga parts na pwedeng i-check. At ipapakita ko rin kung paano i-check yung sinner diode na kadalasang nagiging leak sa ganitong trouble, no? Yung sa kanyang X-ray, no? Protect section. At matutunghayan nyo sa video ito kung paano magamit yung ating backlight tester, no, sa pagtest ng sinner diode. So samahan niyo ako sa video ito. Ito na yung set. So blue indicator ang meron siya. Kaya siguro tinawag na blue diamond. Tsaka slim type ito, no. Ayan. I-try nating buhayin sa time na ito, nag-shutdown na ito isang beses. Subukan natin buhayin ulit. Ay, nabuhay naman. Medyo weak na rin yung kanyang mga color, no? Ito yung pangit sa, ano, sa mga slim, no? Mabilis magka-problema yung color. Tapos, wala rin siyang sounds. Subukan natin taasan yung volume. If magkakaroon ng sounds. Tingnan nga natin. Ayun, naka-half na halos. Wala pa rin sounds. So this time, sa video ito, nakuha na ko na matay na siya. Pero yung kanyang blue indicator, nandyan pa rin. So ibig sabihin niyan, okay yung ating regulator na STR. No? Kasi pag sa mga sharp na nagsha-shutdown, pati yung indicator pag nawala, ibig sabihin regulator ang sira, ano, or yung filter na 160 volts. So nabuksan na natin ang set. Okay naman yung indicator, may standby, ibig sabihin dito lang siya sa kanyang protect, no. Mapapansin niyo ang transistor, yan yung Q603. I-check natin yung mga diode na yan. Kung minsan kasi sa experience ko, kung minsan ang 27 volts na sinner diode diyan or yung IN4148, yung signal diode kung minsan nagli-leak. No? Yan, yan yung 603 connected dyan sa protect, no, system ng TV na ito. Or sa any shop na gumagamit nito, no. Yung mga diode na yan, D603, i-check natin yan. No, yung 603, 27 volts yan, eh. Munang sinubukan natin tanggalin yung 5 volts 5.6 na regulator gamit ang ating DIY backlight tester. Chinek natin yung kanyang voltage drop. 5.6 ang nakalagay sa piyesa. So may makikita tayong 5.8. So okay yan, no? May tolerance siya, at least may tolerance ng ilang percent. So 5.6, no? So yan ang, ano, pinakamadaling pagtest ng sinner diode gamit ang ating backlight tester. Nabili ba niyan or ang ating DIY? So okay yung 5.6, no? I-check naman natin ngayon itong Q603. Kung minsan kasi leak yan, eh, natanggal ko na. Ayan, napakali ito. So sa mga beginners, para mabigyan kayo ng idea kung gaano kalaki yan. Gaano kaliit, I mean, no? Ayan yung piso. So ganyan lang siya, no?
yung sinner diode na yan. 27 volts connected dyan sa ABL, no? Kasi pag may problema yung beam niya, sobrang liwanag, no? Dapat magsha-shutdown yung TV. So kung minsan nag-leak ang diode na yan, yung 27 volts na yan, sinner diode dyan, ha? Check natin sa ating DIY backlight tester if 27 volts. May voltage indicator tayo dyan, no? Naka-display. Dapat 27, no? Or more or less, kasi may tolerance. Tsaka DIY lang ang ating backlight tester. Kaya hindi natin makuha yung perfect. Ayun, may 27.9 volts na voltage drop ang sinner diode. Ayan, 28.1. So, okay ang sinner diode na ito. No? So, okay pa siya. So, ginawa natin, tinanggal natin yung 603 transistor, yung itinuro ko kanina. At, try natin if mamatay pa. So, ang gagawin ko ngayon, hayaan ko siyang maandar lang. Lalabas ako, magla-lunch, no? So, tingnan natin, pagbalik natin if maandar pa. Okay? After a few hours. Okay. So pagkatapos kong matanggal yung transistor na ito na Q603, since okay naman yung mga diode, no, like 603, yung 5.6, tapos yung IN4148, no, magkakatabi diyon. Pero yung 603 nasa ano siya, surface mounted type, no. At pinandar natin ng mabahabang oras, nag-okay na yung set, hindi na siya namamatay. Tapos yung kanyang audio problem na wala siyang sounds, hininang ko lang ulit yung audio IC niya, no? At okay naman, nagkaroon ulit ng sounds. So sana makatulong ang video ito, no, sa mga beginners lalo na. At maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam.